Ayun. So, ngayong araw na ito, ako po ay magluluto ng chicken with chicken legs. Ito po, mga chicken leg po ito. Ayan. With mushroom. With mushroom po. Ito. Ito po siya. With mushroom. Kailangan po ito, isusoak mo muna sa water for a long time. Then, make sure na ang mushroom, make sure na ang mushroom ay magiging soft. Then after that, kapag malambot na siya, pakuluin mo siya sa tubig na may konting asin. Then, ito po ang mga, ito, chicken and mushroom. And then po, ang ingredients lang na kailangan mo ilagay is garlic, more on garlic, para po masarap yung chicken. And then, lagyan nyo rin po ng ginger. Ginger. Ito po ang nakakapagpalasa. Patulad na po na sinabi ko sa inyo, kailangan kapag kayo ay nagluto ng chicken, fresh chicken po ito yung fresh. Huwag yung frozen kasi ang frozen chicken, hindi na po masyadong malasa. So, ito po ay nilagyan mo ng kaunting salt. Kaunting salt, okay lang po yun. Saka kung meron kayong kaunting garlic, ito po yung garlic salt. Yun. Lagyan nyo ng kaunting garlic salt. Kunti lang po kasi ang ititimpla nyo dito ay oyster sauce. Kunti lang na garlic salt pala. Ayan. Ito po siya. Oh. Kunti lang na garlic salt. Make sure po yung chicken nyo is fresh. Hindi yung ano. Ayan. Ayan. Bali yung isang chicken leg, pinaghati ko lang sa dalawa. Para ano. And then, ito na po yung slice natin na ginger. Ayan. Yeah. Ginger. Mas maganda po kung more on garlic. Kaya, dagdagan natin yung garlic. Ay, siguro po mga ano, mga apat na ganitong klase. Apat. Pwede na. And then, huwag niyo pong i-slice ng maliliit. Yung i-press nyo lang ng malakas, then okay na po yun. And then, igigisa na natin siya. Pero, kailangan muna nating lutuin yung itong mushroom. Make sure na yung mushroom is lutong naluto na siya. Pakukulaan nyo siya sa tubig na may konting asin lang. Yung para, ano, malasa. Ayan. So, mamaya po, ipapakita ko sa inyo yung paggisa. And then, pag ito po ay ginigisa, lalagyan po natin, ang kailangan natin ilagay is ginisan po natin ito. Ito, sibuyas. Sibuyas. Garlic and onion. I don't know. Ginger. Garlic and ginger. Then, ilagay na po natin yung chicken. Then, ilagay natin yung mushroom. Tapos po, lagyan natin ng kaunting sabaw. Tapos po, lalagyan natin yan ng kaunting wine. Ito po yung wine. White wine. So, ito po yung nakakapagpalasa sa kanya. So, mamaya po, papakita ko sa inyo kung paano yung pag-isa. Ito po ang kailangan po nito, no? Halimbawa, iluluto nyo sa gabi, sa umaga pa lang, i-marinate nyo na siya. Marinate nyo na to sa kaunting garlic salt para ma-absorb yung lasa ng inyong iluluto. Para po, malinamnam ba siyang kainin? At saka po yung mushroom nyo, huwag nyo nang hatiin. Kailangan buo siya na isasama mo sa chicken. Yan. Saka, ibang yung ano po, yan. Yan oh. Medyo makapal, mataba-taba yung kanyang pagka-mushroom. Yan. Kailangan pa lang ang mas soft yung mushroom para yummy. So, mamaya po, dadako na tayo sa pag-isa. So, ipiprepare lang natin to. So, gigisa na natin mamaya. Yung ating yummy, yummy chicken leg. Okay. Da.
Dadako na tayo sa pagluluto ng chicken leg. Okay. Ayan. Tignan natin yung apoy. Habang pinapakulo ko yung masong. Ayan. Ayan. Pinapakulo ko yung mushroom. Ayan. Para maging malambot po siya. So, eto. Ayan. Mainit na po yung kawali. Lagay natin sa stand yung ano para nakikita nyo. Ayan. Ulitan ako. Ayan po siya. Luto tayo ng chicken. Chicken leg. Konting-konti lang po yung oil. Konti lang. Just dip oil. Then, lagyan natin yung garlic. Ayan, garlic. A ginger. Sana po may matutunan kayo sa akin niluluto. Super yummy po ito. Super yummy. Okay. So, ito na brown na siya. Define na nyo ng konti yung apoy. Ito ganyan yun. Medyo na po, sa tingin nyo, medyo na nagbago na yung kulay ng chicken, balik pa rin na konti. Balik pa rin yun. Ayan. And then, pwede nyo na po ilagay, pwede nyo lang ilagay yung, pwede lang ilagay yung mask na yung pinabanggit nyo. Ito po siya. Yun, yun, ito yun, yun. Ayan. Ayan, lagyan natin ng konting tubig. Lagyan natin ng boiling water po. Ayan, okay. Lagyan natin ng konting tubig. Konti lang po, masyadong marami. Ayan. Then, you can use wine. Ito po yung wine. Lagyan natin ang konting wine. So, ito ang nakaka... Ito po yung nakakapagpalasa. Wine. Huwag po masyadong marami. Konti lang. Kapag ito po ay malapit ang maluto, saka nyo na itimplahan ng oyster sauce. Ito po yung oyster sauce. Ito po yung last. Then, kapag nag-sticky na siya, pwede nyo nang i-serve. So,
Sana nagustuhan nyo ang aking recipe sa ngayon. Ipapakita ko po sa inyo yun. So, eto na po. Malapit na siyang ito na. Yung ating niluluto na chicken. Moderate din lang po yung fire para hindi po nasusunog yung niluluto. At saka, hindi po yung madalian yung pagluluto. Kailangan yung pagluluto ng chicken is yung maganda yung kalalabasan. Lutong-luto talaga po siya. And magugustuhan nila kainin. Ayan. Tapos lagyan na po natin ng meron po kayong ganito corn chicken. Konti lang ang ilalagay. Konti lang. Huwag masyado marami. Sa tingin niyo po ay hindi pa masyadong luto yung chicken, you can add some water also. Pero lagyan niyo na po natin ng oyster sauce. Yung oyster sauce na to ang nagbibigay lasa sa niluto yung chicken. Haluin ng konti. Then, tatakipan po natin siya ulit. Sana po ang magustuhan ninyo itong aking niluto. Napakasimple po nito. Napakasimple lang siya. Pero magugustuhan po ito ng ano. Basta huwag niyo pong kalilimutan. Huwag niyo pong kalilimutan ang ingredients na wine, garlic, ginger, wine, white wine for cooking. Hindi po yung wine na iniinom. Yung white wine for cooking and patayin ko muna po yung ano kasi maingay. Ang white wine for cooking, then more on garlic po para mas malasa. At saka sa last, pag malapit ng maluto, saka nyo na siya lalagyan ng oyster sauce. Ayan na po siya, oh. Ayan. Ayan. Huwag nyo na po yan lalagyan ng spring onion. Huwag na po, okay na yan. After na nga, parang sticky na yung kanyang sauce. So ready na po yan to serve. Kasi yung pong ano, yung 4 chicken legs, hindi naman po masyadong kalakihan, is good for 6 person po ang pwedeng kumain yan. Yan po, super yummy. Yan. Ilagyan ko na po siya ng oyster sauce. Ilagyan ko na rin siya ng wine. Kailangan na absorb ng mushroom yung katas ng ano. Para malasa. Kung masyadong malaki ang apoy para po ano, yung ulam niluluto ay hindi nasusunog. Yan po yan. So, sana nagustuhan ninyo yung aking recipe for today. So, bukas po ay magluluto naman ako ng ibang recipe para kahit po paano makapag-share ako sa inyo ng kaunting kaalaman sa pagluluto. So, maraming salamat po. At kung sa mga hindi pa nakapag-subscribe sa aking channel, please click the button below and subscribe. Thank you so much. Alam ko po na interesado kayo sa aking niluluto. Kahit po paano, hindi po ito magastos. Sana magustuhan ninyo sa mga nanay, sa mga lahat ng OFW. So, sana po tang-clickin nyo ang aking recipe for today. Alam ko na magugustuhan ito ng inyong mga boss, ng inyong mga alaga, especially ng inyong mga anak. So, thanks for watching. Luisa Dor Vlog. See you next time po. Stay safe, guys. Thank you and God bless everyone. Thank you so much. Bye.